Ayo, me. Oy, kamusta ka? Paki na po. Dumating na po talaga sa anak namin. Oh, this is the day. Yes. That the Lord has made. Yes, thank you. Sige, mag-ingat lang kayo. Ay, ay, Colonel. Pwede ba makahingilan ng konting mensahe para sa ating mga kababayan dahil dumating na po ako? Para po sa akin mga kapwa Manileño, dahil ako po isinilang dito sa PJH, narito na po ang bakuna, no? Narito na po yung ating pag-asa na makakabalik tayo sa ating mga regular na buhay. Pero kinakailangan po magpabakuna. Ang ating panawagan, habang walang bakuna, magbugas iwas at kinakailangan magbalik buhay po tayo dahil po sa bakuna. Ayun, so maraming salamat po, Sek. God bless you po. God bless. Nakahabol po tayo dito sa event po. Kasama po ang ating mga media. Ayan. So nandito po si Yorme. So makaibigan, ito po yung pagdating ating vaccine. Ayan. So dito po tayo ngayon sa harap. So naka-live po mostly ng ating mga kasamang media dito. So ayan. So medyo na-late po tayo dahil nga sumama po tayo sa MDRRM kanina. So nagkaroon tayo ng dalawang event. Ayan. Nalit kami ng MDR kami. Para makakuha tayo ng 5
reaction galing Verba if there was any. Ikaw ikaw po natin yung date kasi nirace na po namin yung identification mo noong first year yung pan-assignment, I think that's January 15. And sinabi na po namin yan na talagang dapat po magkaroon ng identification at hindi nung data also sa pan-passport para pay na magkaroon ng katawag at yung liabilities from others event. And yung nakita po natin noong unang negosyasyon namin na Pfizer, hindi po nila ang talabas yun ako yung pinatawag nila na extensive indemnification agreement. That's why dito lang naglumabas nung nagkaroon tayo ng mga COVAX sa darating sila this coming February 15, doon po lang nila inilabas yung pinatawag na annex. So kami talaga pati kami nabita dahil kasi ang maghihingi lang ng indemnification na ito or yung talagang respiratory law for vaccine is only yung Johnson & Johnson. Ang Pfizer, hindi po yan na race. That's why nakita ko kami ang mga sinabi nila na we need to have an annex. And yun nga po, may meron silang napatanggal na condition so that we can have to consider the condition of your infection. So, ang test case na gawin ng Johnson & Johnson. Diba po? Okay, sa paring naman po ng Presidente, malinaw po ang posisyon ng ating Presidente. No? Yung ating batas po na pinasa ng Kongreso, yan po ay nagbibigay na ng lahat ang hinihingi ng ating mga vaccine manufacturers. We're very proud of that law, but we cannot give any more because binigyan naman po natin ang lahat ang gusto ng mga pharmaceuticals. Inaasahan po sa natin na sa mga Pfizer, pero po talagang hindi po sapat ang batas natin. We have done the best that we could. At si Secretary Galvez po, sinisigurado naman that we will have enough vaccines for all Filipinos na pinangako po ng ating Presidente. Next question, please. Nasabi na po kanina ni Mayor na talagang ating, ano, ating global supply ay talagang very, you know, very acute and shortage. That's why lahat ng ASEAN nation and even Muslim nation ang Sinovac at ito yung ating ano, yung putik fight ang available. Kaya po tayo, meron tayong procurement this coming March. Meron po tayong 1 million from Sinovac. And also, we are looking forward ngayon sa COVAX na 3.5 million na may pangako ng COVAX at yung gabi ay darating po ng first party. Okay, Mr. Crafty, last question. Bago tayo pumunta sa atin mga kasama sa mga kanyang press store. Opo, ang tanong kami, Crystal said, ng Vermarket, paano po kay Mayor Isko Moreno, gaano po kahanda ang mga Manilenyo na magpabakuna ng Sinovac? Kailan po kayo magpapabakuna para po mapataas ang kumpiyansa ng mga Manilenyo? Thank you, Jose. Ang Manila, meron na po kami ng 90,000 as we speak today na pre-registered under Manila COVID-19.com. Now, but before we go to that general population, we will continue to follow the directive of IMDF that the vaccine that are available in Manila today and in the coming days will be dedicated to our medical frontliners and kung sakali na meron pa rin matitira at hindi pa nag-desisyon yung ibang medical frontliners, gagamitin naman namin ito sa mga economic drivers ng ating bansa o ng syudad. No? Katulad ng mga mga driver, vendor sa palengke, mga workers, and all other economic drivers. After namin mag-working yung requirements ng IMDF. Third, magpapakabuna pa ako ng Sinovac. Sa totoo po, gusto na namin ng Secretary Galvez ngayon. Kanina kami, talaga, ano, o matigal na ba tayo? Kaya
lamang may tagubiling. So we continue to follow the system and the rules. Let the medical frontliners to avail it first. At kung ano matitira sa amin, ganun titira rin namin. But tomorrow, Santa Ana Hospital will receive through Director Corrales, NIAPF, DOH, ang aming share para sa aming medical frontline. Now, ang good news, if I can share it to you, I think as of yesterday, we have about 300 plus medical frontliners that are willing to get vaccinated through Sinovac. Ngayon, balik ako doon sa pagkakabakuna namin ni Secretary Calvez. Ako mismo ay magpapakabakuna ng Sinovac. Hindi ako maghihintay, hindi ako magpapakasakali, at hindi ko pababayaan o ipipitbalikan ang bigat ng eksperyensa ng mga na-infect ng COVID-19. Once it is available, we will acquire, but we will follow the rules. We will not violate it. And I hope by tomorrow, I'll get vaccinated of whatever is the remnants of available Sinovac vaccine for the city of Manila. Sa mga taga-Manila, kung kami ay ready sa pagkakabakuna, sabi po ng DOH, ang Manila po ay pumasa. In fact, we get about 90% na approval sa aming plano. So we are ready to vaccinate. Ang kailangan na lang namin, dumating sa amin ang vaccine. Yun po, Yusek. Salamat kayo. Salamat, Yusek. Meron po niya naman tayo, Asia Pacific Daily. Good morning, Mr. Secretary. It's a pleasure to see you at PGH. My question first, for Secretary Galvez, if you may, Secretary Hans. Go ahead, please. Para po sa informasyon ng ating mga kababayan, inatas na ko yung agreement ang nalandaan ng Pilipinas sa pagpapiyat ang bayo ay kapagpasok ng pakulat sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Yung agreement po natin, matapos na po yung nasa Serica, kasi yan po sa agreement ng LGU at nakaganap po natin. This coming March 1, itong araw nito, we will talk with you there na kasi patapos na po yung supply agreement po namin. And then also yung Johnson & Johnson, dahil na nagkaroon na rin po sila ng US FDA approval, ay ina-accept na po namin yung final draft niya. Pipirmahan na rin po namin. At ang susunod po, yung robots. Pagpukamaw po namin sa India, is coming namin po. Ipirmahan din po kami ng aming supply agreement. At baka makakaroon po na yung aming supply agreement, para naman po sa sustainable at sa policies ng India at gobyerno doon sa Sales Institute of India. So yun po, ano po namin, then in-intermit po natin yung ating FDA sa Bavaria, sa Project D, para at least yung ating driver at agreement to the NGO na simulanan nito. Sir, Congress, follow-up lang ha. Kung marapin nyo dahil tayong hindi marching 1 million na Sinovac, sa ibig sabihin, napimahan na rin po natin yung supply agreement with Sinovac. Yung ating natin-tawag na PTO, may PTO tayo ng 1 million. Ang ginagawa kasi natin, ang agreement na tayong Sinovac, yung fair PTO, ibig sabihin yung mga purchase order, yung po ang nakakarang natin ng mga proseso. So yung purchase order ng 1 million, meron po tayo po ito, nakapagpapin natin ito, 700 million. So, once sa tabing mahala po namin yun, dadating po ang 1 million this coming March po. In trenches po, nakita po natin yung 500,000 ay isang malaking programa po yun, so ito 20 million. So, ibig sabihin ang ating mga meron mga agreements, 70 million AstraZeneca, 25 million Sinovac, at inayon po natin yung sa Novavax, papunta nyo ng India, at palami na rin po ang Johnson & Johnson. Yes, Johnson & Johnson is actually yung supply officer nila, yung nakainvent po sa atin, para po makakalaman yung ating logistic system. And then, halos lahat po na ito, nalabong yung limang company na ating na-negotiate, halos na ito po yun. Yung supply agreement para sa ministry na lang po yun kasi nag-distract po lahat. Kaya na lang po, hindi na po kasi
sinabi ko sa una, hindi ko natin mapintahan kung wala pa pa talaga yung indicative date na natin natin. Let's start, ngayon lang po yung pirmahan po namin ay talaga pong doon nakatalalay sa payment sa delivery. Yung po ang po natin. Kaya po natin natin dahil ang magsitensika na delay na natin natin yung global yung talaga yung global shortages na natin. Salamat. Yes, next question. AGH, ayan po, tutukuhin po natin ngayon ang pagbabaksin. Sir, kung ito po answer back. Okay, Marcel, I will answer back as the primary owner of the Universal Healthcare. And we included that and I remember the discussions in Congress, in the 70th Congress of IGSTA. IGSTA was never intended to have the same function as the Food and Drug Administration. Pagdating po sa issue na bukas at efektibo yung decision po ng FDA remains. Bakit pa po kami nag-provide ng provision niya doon sa parokalang batas? Kasi importante po na masala natin kung ano yung essential services na ibibigay namin sa taong bayan na libre, ano yung non-essential na mga services at gamot. Hindi po natin ginawang intention sa batas na yan na maghuhusga ang HTA sa naging naon ng husga na ng FDA. At ipaglalaban ko po yan dahil ako naman po nagsulong ng Universal Healthcare Group. So, tama po, nakasal po doon, meron silang rekomendasyon kung bibili yung gamit ang kondo ng tambayan. But the decision is still the decision of the Secretary of Health. Okay. I hope that is clear. At dahil ako naman po ang nagsulong niya sa mababa kapulungan sa Kongreso at nauna kami sa mababa kapulungan na isang taon o dalawang taon bago maipasa ng senado yung kurso nila, eh siguro naman po, you can give me some credit na I know what I speak for. Dahil natin po tulad siya din mo itong each sa provision sa committee hearing sa Kongreso. Okay, next question please.
Yes, kasama po sa pagkakaroon ng mga government sector workers. Kasama po po sa ating mga pagkakaroon ng emergency response and also yung mga local government agencies na talaga nakita natin na pumunta po sa Ano na kayo kami? Ang dami nga. Ang dami natin kasama ng media. Picture ba kayo ngayon, man? Ayaw nga pala. Pwede naman saglit lang naman. Pasuyo ka lang naman. Normal lang, ha? Tsaka na yun.
Tsaka ano yan, namamansin talaga. Ito, baka sakali, pansinin ka na. Sabihin mo, ayaw may kasido ka nito. Pahing guard dito na tayo. Oo. Pinatawa ka na pala dito? 23 years. Ang tagal na pala nun? Oo. Sana wala. Mag-iingat kayo. Yan, thank you po. Colonel, thank you po. Alayo. Saan natin ka saan? Sa'yo mga kaibigan, tapos na po ang pagbisita natin dito po sa ating vaccination. Dito po. Tricycle. Tricycle. Hanap ng ano, service. Hi, sir. Ayan. Para na tayo.